natin kung kinakailangan. Really, I'm not kidding. Dapat itong mga taga-polo natin kasama sa paghatid. Ngayon po, Idol Rafi. Akala nyo, kayo dyan sa mga polo, hindi ko alam yung mga sakit nyo. Hintayin nyo. Mag-privilege speech ako. Magsilabasan lahat ng mga baho nyo dyan. Hindi naman lahat. Again, hindi po lahat. Hindi lahat. Pero marami ako alam ng mga baho nyo. Tingnan lang natin. Ngayon, magpakasasa kayo. Dati ang araw, ma-expose lahat ng kapastusan nyo ang ginagawa nyo sa mga FWs natin. Ano sa'yo mo, Sherry? Nag-iwan na po tayo ng details po sa POEA and sa OWA po. Ngayon polo, po kasi, tawagan yung polo. Bakit? Hindi po matawagan po yung POEA and OWA, pero nire-reach out na po natin yung polo po sa abroad po. Tingnan nyo yan, mga kapatid, ha? Ito yun eh. Yung mga taga-polo sa abroad, hindi po nakukontak. Bakit? And this is considered as an emergency. Kaya nga, hintayin nyo. Kita mo yan? Ito yung time na kailangan ng tulong ninyo natin, mga OFW na nag-standard dyan for so many days na. And yet, kayo dyan sa polo, nagpapakuya-kuya-hoy? Sorry. Hindi na pwede. Dapat kayo dyan sa mga polo, taga-polo, 24/7 kung kailangan, you're on your toes. Para kapag may problema tulad nito, sagutin nyo na agad. Kung kinakalit, takbo kayo, magpadala agad ng mga tao. Saklolo nyo ating mga OFW. Matagal na sakit to eh. Buti nga, nung dati, meron pa yung ano eh. Yung bang, hindi ko makalimutan talaga. Totoo, mga kapatid. Ayaw niya magpaabala. Taga-polo to, polo officer. Kasi nagbibilyards daw. Napamura ako. Tinatawag natin sila mga bayani, and yet ganito natin sila ituring. Kung mga bayani sila, bakit ganito ang tuloy natin sa kanila, kinakawawa natin sila. Attorney Bernard Olalia, POA Administrator. Magandang hapon po, Attorney, sir. Good afternoon po, Senator Rafi. Good po. Sir, may kawawa tayo mga wife, Kabadyo. Ang tagal na po nakatenga. Sa agency, uwi-uwi na po sila. They're not health-wise. Nagpa-medical po sila. They're not fit to work. Sabi po ng mga hospital o mga medical center doon sa abroad. And yet, di sa Pilipinas, nakalusot sila. I don't know kung anong maniwag ginawa ng agency. But anyway, kailangan na po nila makauwi. Uwi-uwi na po sila. Tinatenga po sila ng agency. Kinakawawa po doon sa center. Sa accommodation. Ngayon sir, nangako naman po itong ano sir, itong agency na by the 13th pauwi daw. Ang gusto ko lang sir, back up po kayo sir, na para masiguro na talagang by the 13th makauwi na po itong mga ating OFW by hook or by crook, sir. Okay, po. Nasa accommodation po sila nung ating recruitment agency. Hindi po ba? Opo, sir. Opo, sir, attorney. Okay, tapos sir, ayaw po silang payan nung makauwi na kanilang provincia. Ayaw po. Ang dami po mga palusot. Kesyo walang passport, kesyo mahal ang ticket, kesyo ina-hold ito, etc. Ang dami po mga palusot. Nakikin po lang po, sir. Ito ang time lang. Sa bawat po lang ito, hindi na kasi kung ako ay sa accommodation. Kaya nga po, sir, eh. So, sir, ang sa akin na po, sir, makitutukan na po natin na para masiguro by the 13th, by hook or by crook, andito na po yung ating mga OFW, sir, kung pwede lang po, Attorney Olalia. Yes po, yes po. Pwede kong makuha mamaya yung mga pangalan nila at yung pangalan din natin hindi at nasa ganon. Makapitukan po natin yung representative ng agency para makikilala. Sige po, sir. Okay po, sir. Bibigyan namin po yung mga personal details nila at lahat po mga detalye na para makatulong po sa inyong pong pag-process po ng kanilang mga dokumento sa pagtulong makauwi sila. Salamat po, sir, ha, Attorney. Salamat po, Attorney. Mabuhay po kayo, Attorney. God bless po. Okay. Ma'am Zenaida. Yes, sir. Sa 13, nandito na po kayo lahat. Sabay-sabay po kayo. Isiguraduhin ko po yan. Sa tulong din po ni Attorney Olalia. I will make sure po ang 13 nandito po lang kayo lahat. Okay? Gusto nilang kunin para sana pang-ticket pero ayaw pong ibigay ng agency. Agency! Sa Qatar po. Mr. Romnick! Yan po. Aba. Eh, dami nyo nung kasalanan. Pati istweldo ito ng mga pobre. Piniipik daw ng inyong counterpart. O,
na yan, sir. Sir, kunin yung sweldo nila, sir, ha? Hindi ako papayag, sir. Hindi talaga, sir. Maniwala ka sa hindi. Maghalong balak sa tinalupa, hindi pwede hindi lang makuha yung kanilang sweldo. Okay, sir? Sige, sir. Salamat po, sir. Okay po. Salamat po. Okay. Thank you, sir. Okay naman, Ma'am Zenaida. 30, magkita-kita po tayo dito, ha?